Maria. Guys, eto na naman ako, nagbabalik sa inyo. Guys, bali, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. At click nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga video na i-upload ko. At pagtapos ng video na ito, pwede po kayo mag-comment and like. Guys, ang topic natin ngayon yung ano, kasi, syempre, kailangan natin ng mga pampaswerte. So, ngayon, bumili ako ng cauliflower. Ng ano tawag dito? Laurel. Dahon ng laurel. So, nabibili lang ko sa mga mart. Meron po. Kung meron niyo po sa palengke. So, kasi, bali, sinerts ko rin naman siya bago ko siya. I-share ko din kasi, ano, para lahat tayo swertihin, di ba? Hindi lang tayo. Sa bagay, lahat naman tayo, deserve natin ang maging maswerte. Pero, syempre, nauuna lang kung sino yung naunang maging maswerte, di ba? So, guys, yung kaswertihan na to, kung sino man yung mga taong, malay nyo, yung kaibigan nyo, naging maswerte, deserve niya yun, di ba? Deserve niya yung maging maswerte. So, wag na tayong mainggit sa kanya. Kasi deserve niya yun. Malay mo, sa susunod, ikaw naman magiging maswerte, di ba? So, guys, wala po tayong, kung halimbawa yung mga inggit-inggitan, iwasan po natin yun. Yung mga ganong, mga ano, yung mga ganong ugali na nainggit sa kapwa natin. Wag po natin gawin yung inggit-inggit. Kasi, may mga hindi maganda rin pong na idudulot yun sa atin. Eh, ba't ka naman maiingit? I-deserve niya yung umasensus siya. Deserve niya yung kung ano yung meron siya ngayon, di ba? So, hintayin mo na lang yung swerte na darating sa'yo. Pero ito ngayon kasi, nag-search ako. So, ngayon ko pa lang ito sa gagawin. Matagal ko naman na siyang nababasa kung saan-saan na ang asin ay maganda sa bahay. At ang laurel ay maganda rin pala to bukod sa sangkap na pang-adobo. Kasi sa pang-adobo ko lang ito inaano. Sa adobo talaga, pagka nakalagay ito sa adobo, ginaganong-ganong ko pa talaga yung ano niya, yung dahon niya, di ba? Pag naluto na, ginaganong-ganong ko. Kasi masarap. Masarap talaga siya. At saka guys, yung swerte naman na dumarating sa atin, di ba? Lahat yan, bigay ni God. Kaya huwag natin kakalimutan si God sa mga swerteng dumarating sa buhay natin. Yung isang swerte na dumarating sa yung buhay pa tayo, di ba? Swerte yan. Ayan yung isang pinakaswerte na binigay sa atin ng Diyos. Kung nagigipit tayo sa pera, syempre, kumaya tayo. At saka ito kasi, mga pang ano lang na naman natin to. Mga pang paalis ng mga bad, negative vibes, ganon. Pampaalis sa ano natin. So guys, bumili ako nito. Yun nga, ngayon ko lang ito gagawin. Pero matagal ko na siyang inaano talaga. Kung ano ba talaga ang ano ng laurel. Mabango siya. Nakaka-addict pala ang amoy. Sarap-sarap. Amoyin. So, kukuha ko ng ito po yung binili ko. Laurel siya. Baka kasi makita yung pangalan. Pero nakita yan. Tatlong laurel. Tatlong dahon siya. Kukunin natin. Yung buo na lang. Para maganda siya. So guys, yun. Yung laurel kasi, swerte daw to sa bahay. Kunwari, yung mga yun nga, yung mga bad vibes, mga negative vibes, yun. Para maiwasan po yung mga negative vibes. Ayan po siya. Ayan. Ah, hola. Ito po, ang para maganda siyang tignan. Ayan. Di ba? Oh. Ito po yung laurel. So, ang gagawin natin procedure is, ito, kumuha ko ng baso. So, itong baso na to,
Kasi wala kaming gandong baso, bumili pa ako sa labas. Kasi ang baso namin yung decaf lang talaga na ganon. So, yun. At saka, bira lang kasi ako magbason-baso ng ganto kasi nga nababasa. Alam nyo ba yung ano ng asin at ano, maganda to sa mga, kunwari, sa mga bad spirit, ganon. 5 takal. 1. Dalawa. 3. 4. 5. 5 takal po ang gagawin natin. Kasi mag-ano po tayo nito sa ating bahay kasi maganda po to sa mga ano negative vibes sa bahay natin. Hindi lang naman to sa mga ano, 'di ba? Pagka sa mga 'di ba pagka ano, 'yun. Maglagay din po tayo sa mga bulsa natin nito para kung saan man tayo magpunta, nakokontra niya yung mga bad na ano, kunwari di ba yung iba naiinggit nga sa iyo. So para may pangontra ka or may pang ano ka sa mga ganung tao, sa mga kasi mga dila natin is ano yan, may parang pag kung ano yung, di ba may mga tao pagka kung ano yung nabitawan nila ng salita nangyayari din sa tao, di ba? So eto, magdala po tayo ng ganto sa ating mga bag. Kahit konti lang po. So, 5 po. Tapos itatayo natin siya pa ganyan yung laurel sa gitna. Yan, patayo po ang gagawin natin, ha, patayo. Yan po. Ito po, ayan na po. Ang cute, 'di ba? Nakatayo na siya. So bali ito, pwede po nating ilagay sa harap ng pintuan natin kung saan po nagbubukas sarado yung pintuan natin para yun yung para pumasok yung mga good vibes sa bahay natin. Yun po ang gagawin natin. Ito po yun na para pumasok ang swerte sa bahay natin. First time ko lang po ginawa to pero kasi yun nga po ano nababasa ko na rin po talaga siya noon pa. So ngayon nag-search ulit ako parang hinigop yung ano ko na i-search ko to para i-share ko din sa inyo, di ba? Tapos, yan na po, nagawa na po natin. Ito po yung sa bahay para pumasok mga good vibes sa atin, di ba? Good vibes, good vibes. Tapos, lagi din tayong naka-smile. Kahit anong problema, sige lang, smile lang. Tapos, syempre, ang pananalig sa Diyos. Kailangan nandun pa rin yung pananalig natin sa Diyos. 100% po, kailangan po na kay God yung pananalig natin. Kasi na kay God yung swerte talaga na ibinibigay sa atin. Ito po kasi, yung parang pang ano lang po natin, pangontra sa mga ibang ano. Pero ang pinakamabisang pangontra talaga natin is si God. Diba? Tapos, kung ito naman po sa lalagyan ko naman po to sa loob ng kwarto. Para, ayan po. Ano po yung sa sojo? Ito po. 2. Ayan. 3. Para po, kunwari natutulog tayo sa bahay, yung mga, sa gabi, yung mga dreams natin, hindi nakakatakot. Ayan po. At saka may mga magaganda tayong mga dreams. Ito po ilagay natin sa ating kwarto. Ito po yung ano ng ano yun? Sojo. Ayan po. So ngayon, yun po ang iaano natin. Na ito po yung sa bahay. Ilagay po natin sa harap ng pintuan. At ito naman po sa kwarto. Ayan po. At ito naman po ay sa ating bag. Maglagay po tayo nito sa ating bag. 2 kutsara po yan. Ito po, wag po natin itong kakalimutan laging palitan. Every 2 weeks, palitan po natin itong asin. Pwede na po natin itong ipantimpla sa ating pagkain. Pag natapos po natin ang 2 weeks. At ito naman po, maglalagay po tayo ng tatlong ano ulit,
tatlong gloves ng Laurel. Dalawa. Ayan. Tatlo na siya. Oh, ang cute. Nagtatlo talaga siya sa isang ano. Nagtatlo talaga siya sa isang tangka. Ito na nanin ko. Dalagay. Ayan. Tatlo din po siya. So, ayan po. Ilagay po natin siya sa ating plastic. At pagtapos po, ilagay po natin siya sa ating bag. Patayo rin po gawin natin para maganda. So, ito pong ano na to, kahit hindi po natin palit-palitan, okay lang. Lagay natin sa bag. Yung asin lang po ang ipapalitan natin. Ayan po. Ito po is mga pangontra natin sa mga kung ano-anong mga kung mga bad vibes, negative vibes. Ito po. Ayan po. Ganyan po siya. I-sealed po natin. So, yan lang po ang ma-share ko. Pampaswerte po siya. Ito po. Ito na po yung ating pampaswerte. Sana nga swertihin tayo. Pero ang swerte po talaga, kay God nang gagaling. Ito lang po is para kanin natin sa ating pang-araw-araw, no? Pangontra lang po sa mga negative vibes. Kasi kailangan po natin ang positive vibes, di ba? Kailangan po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil may mga iba po dyan, syempre hindi naman po natin inaasahan na baka naiinggit sila or may nasasabi silang hindi maganda sa atin. So, yun po ang magiging ano natin, pangontra. Tapos, wag na lang din po natin anuhin yung mga taong kung kunwari naiinggit sa atin. Hayaan na lang po natin kung ano po yung inggit nila sa atin. Wag po natin gantihan ng kung ano-anong salita. Kasi mamaya yung ating bibig din is may ano, di ba yung ma ano tawag doon? Yun na nga yung ma ano din sa mga ganyan-ganyan, di ba? Kaya wag na gantihan ng kung ano. At saka ipagpasodius na natin kay God yung mga ginagawa nilang hindi maganda sa atin. Para sa ating lahat. Okay po. Salamat po ng marami. Sana matulungan ko kayo sa ginawa kong vlog. Ito po. Subscribe niyo po yung mga yung channel ko. Huwag po kayong makalimot na i-subscribe. At mag-comment na rin po kayo. At syempre, kailangan ko po ang inyong like, di ba? So marami pa po tayong mga pampaswerteng kasi alam nyo ba, hindi naman sa nagano, marunong din po ako mag palm reading. Yung palm reading po, bali syempre yung kung sino lang po yung gustong magpaano yun, binabasa ko po yung kanilang palad. Pero siyempre, pag wala, hindi ko naman pipiliin. Uy, akin yung kamay mo, basahin ko, di ba? Yun po, salamat po ng marami. Sana makatulong sa atin at swertihin tayo lagi. Bye-bye! I love you!